Nanti saya ada Rina. Harap pas. Si kaya. Hi guys. Good morning, guys. Good morning. So, sa episode na to, may lakad kami ni Harabas. Actually, ano, assistant niya ako ngayon. Oh, assistant talaga. Kasi siya ay isa ng resource speaker. Yan, o. Saan ba yun? Sa ano, nagkaroon dito, guys, ng ano, ng yung DTI office, nagkaroon ng pa-vlogging contest. Balat tayo, tsaka nakakatuwa na tayo yung nakuhang ano, napili nilang maging speaker para to talk about vlogging dun sa mga contestant. Ayan, so mag-meet natin ngayon yung mga contestant. So yung ano nila, yung topic is about ano, consumers under new normal, ganun, tsaka dealing with ano, plastics. Maganda yung topics. Doon iikot yung topics ng contest. So ngayon, papunta na tayo doon. Medyo, hindi pa naman late. Okay lang, kaya pa. Pabuhos ni Dalaman. Update sa bahay ni Dalaman ngayon, pabuhos. So, pasensya na po, hindi ako nakatingin sa camera. Kasi hindi ako nakatingin sa kalsada. Pabuhos ngayon ni Dalaman. So, ang mangyayari, wala ako. Mahabol na lang ako mamaya, siguro after lunch. So, ano na, makikita na natin yung improvement sa bahay niya, guys. Yun. Kung nagkasabay-sabay eh, hindi pwedeng i-reskit yung pabuhos niya. Tapos itong schedule naman ngayon, hindi rin pwedeng, hindi ko pwedeng i-reset syempre. So, ayun. Kaya ano lang, adjust lang. Sana may matutunan sila. Sana may matutunan yung mga ano, contestant. Dahil sa totoo lang, kagabi ko lang hinanda yung ano ko, yung material. Anyway, tayo, kumbaga, about vlogging naman yun eh. Kumbaga, familiar na rin tayo dun, tsaka kaya na rin nating, may capacity na rin tayong i-share, ituro yung bagay na yun, tsaka yung experience ba, personal experience. So, kaya okay lang. Ay, sobrang busy. Full week, grabe, sobrang busy. Hanggang gabi, busy pa rin. So, kaya kagabi nga, actually busy rin talaga, may pinuntahan pa rin gabi-gabi, pero siningit ko lang yung paggawa ng ano. So kaya medyo natulog-tulog tayo, guys. Kaya medyo voice ko mababa. Medyo mababa, di ba? Yun, medyo malat. Papakantahin ka pa naman doon. So ayan, yeah. Guys. Oo. On the way na kami. Yun na kami. Sanda ako. Hanggang kanina madaling araw, gumagawa pa ako ng PowerPoint. Biglang nawala sa higaan. Kasi kahapon ko lang nakausap si ma'am, ano, yung head sa DTI. Noon pa yung pinapakausap ng kaibigan namin ni Maylene Gaudier. Eh, busy nga. Tapos kahapon ko lang nabigay yung number ko. So, tinawagan ako kahapon. Kahapon ko lang dinalaman na baga na clear lahat. Kasi ako, maliit din. Oo lang ako. Sabi sa akin, sabi ni Maylene, magkano daw yung ano ko, yung TF. Sabi ko, naku, bigyan nyo lang ako ng tubig para hindi ako masamid. Sabi, okay na yun. So, in short, siyempre, alam ka namang ano, happy naman.
share yung knowledge natin. Tsaka nag-research din ako ng konti kagabi para sa mga ilang tips yan. Kuha rin tayo sa mga ano, ibang tao. Tapos personal experience ko, share ko sa kanila mamaya. Ayun. So, masaya tayo na naibabahagi natin yung kalaman na yun. Kaya kahit walang bayad, syempre, okay lang. Walang problema yun sa atin. Tsaka masaya tayo guys, na napansin nila tayo. Napansin nila para kunin na resource speaker. Ayos. See you guys kapag nandito na sa office. Delay office. Pagdating pala. Pagdating. Ikaw talaga ito man, may PowerPoint. Ah, sige. Basta masterahan mo lang ako. Next slide. Ninyo lang. Oo. Paano ba yun? Wait lang. Next slide. Ganun lang. Ah, sige. Kaya ko na yan. Tapos pag may babalikan, tamalay mo nga, no? Pabalik lang, ano? Okay. Sige. Ganun to, ma'am. Hindi naman masyadong marami. Baga, okay lang. Overview, ganun. Alam mo yan sila, may idea sila. Opo. So guys, andito na tayo sa DTI office. At kitang-kita nyo, wala pang participants. Medyo napaaga pala tayo, guys. Napaaga kami. At sakto lang kasi nakapag-setup na siya ng kanyang PowerPoint. Minom naman yun ng maga tayo. Ito yung tayo na lang hinihintay. Trot. Baka sabihin pa-importante tayo. So yan, no, nag-setup na siya. Ayun na sa projector. Ayun. At meron tayong isang camera dyan. Okay. Para ano, parang na-seminar na din kayo. O, diba? Pero hindi natin isama lahat. Mga ano lang yung topics lang yan. Ayun, ang labig dito. Try natin. Ang labig lang. Baka may pa-oven ah. Ha? Baka may pa-oven pag-oven mamaya. Ayun, so antayin lang natin yung mga participants. At natakot ako sa oras. Alas 6 na. Mag-alas 11 na. 9 pa pala ang start. Ayan, balikan namin kayo. Kung nakita nyo naman na siguro, nabasa nyo na din yung ating mga mechanics. Okay, pakilala muna ako. Ako si Marita Suevas, ang OIG ng Consumer Protection Division. Ano po? So, eto kasi ang ating layunin dito, nakita nyo dito, para magkaroon tayo ng awareness. Kasi ang DTI ngayon ay medyo ano sa face-to-face orientation o consumer education. So ito ang naisip ng ating regional office para kahit pandemic ay makapagbahagi kami ng mga impormasyon tungkol sa ating consumerism. Ano? Siyempre lahat ng vlog ay original. Kayo ang may likha. May pwedeng kopya. Ayan. At kung ano man yung gagamitin ninyo na music o ano mang content nun, kailangan ay royalty free. Ang duration ng vlog is 3 to 5 minutes. The maximum is 5 minutes. And exceeding of 5 minutes, 1 point for every second excess. Kung sino man yung mananalo sa regional level, magiging material siya for info dissemination ng DTI. Gagamitin siya as a info ng info material ng DTI. Ang consumer niya. Kala niya? Yes, ma'am. Oo, ito pa naman hindi kinala. So, bibigyan ko na siya sa inyo at pakinggan niyo sa maigay. Dito namin, ipag-pray natin na kung sino man yung ating magiging champion dito. Pag-pray natin na sana magkaroon siya ng chance na maging champion din sa ating regional para pride ng Occidental Mindoro, no? Yes. So with that, thank you very much and good luck sa inyo lahat. Okay? Yes, sir. Alright guys, good morning. Good morning. Good morning. Ano lang tayo? Comment ko lang tayo. At the same time, sana may matutunan kayo, no? Sana may ma-input ako kahit papano sa inyo. So ako pala si Jeff. Dati akong accountant at auditor.
for the last 10 years. So nag-work ako sa Manila, nag-work ako sa abroad, Dubai. So isa rin ako musician. And then 2018, umuwi kami dito ng Pilipinas at nag-focus sa vlogging. So ngayon ako ay full-time vlogger. Ayan. Ako pala yung creator ng channel na Harabas. Ayan. Na merong, awa ng Diyos, merong 751,000 subscribers. Thank you, Lord. May kaya nyo rin yan, maabot nyo rin yan. Tapos ano, kasama ko siyempre yung misis ko, si Miss Harabas. Siya naman yung, Roxanne ang pangalan niya sa Tuloy ng Buhay. Siya naman yung creator ng Mrs. Harabas Channel. Na mayroong... Hindi po. Code name ko po yun. Code name. Harabas means ano eh, strike anywhere. Kung baga, kahit saan mo dahil pwede. Parang ganun. Parang may something siya in different field. Kung baga parang sa chinelas, kahit bulok, pero matibay. Di ba? Parang ganun. Kasi pakarabas yan. Parang ganun siya. So, siya po yung creator niyan na mayroong 139,000 subscribers. Ayan, so, at isa pong karangalan na ma-invite kami nila ma'am na mag-DTA office na maging, ano nyo ngayon, resource speaker. So, kaya sana may matutunan kayo kahit paano, no? Lahat, YouTuber. YouTuber kaya, hindi. Ano lang, YouTuber kasi, no? Sino ba? YouTuber kasi. Tapos si Sir din nata, YouTuber. Yung isa kanina ma'am, sayang, YouTuber din yun. Oh, si Sir Lily. Mm-hmm. Kamal daw siya, no? May biglang nakaano. Okay. So, yun. So, yung mga YouTuber dito talaga, at least ang yan sila, malawak na yung ano niyan, yung knowledge about vlogging. So, anyway, malay mo, meron pa rin ako ma-input na ano, something, di ba? Yung isa rabas guys, yung ating tech na yun. Yun. Participants natin. Sayang oh, mga hindi nakarating iba, no? So yun, diretso tayo, no? Bigyan mo natin definition ng vlogging. Ano ba yung vlogging? So, sa madaling, sa simpleng salita, ang pagbablog ay pagpo-post lang ng videos online. So, yun yung simpleng ano niya, meaning. Pero syempre, sabi nga, it's much more than that. So, yung video logging daw, or vlogging, ay ang future ng free speech. Tama naman, di ba? So, anything, pwede nating express sa pagbablog. So, advertising in a true democratic society. So, yun naman. Next slide, please. Ayun. Next question. Why is vlogging popular? So, aminin natin ngayon kasi, mas binibigyan natin ng focus yung mga video kesa sa nababasa natin. Or, like for example, magazine, di ba? Or newspaper. Kung gusto natin ng news, usually, maroon tayo ng TV or mag-search tayo sa YouTube, sa Google, di ba? Hindi na tayo yung para bumili pa ng dyaryo or para ma-entertain, magbasa ng magazine. Tama? At ito yung number two key points ang magsasagot kung bakit talagang popular ang vlogging. Ilang beses ba tayong sa maghapon, tanong natin sa sarili natin, ilang beses ba tayong dinampot natin yung cellphone natin at nag-browse sa YouTube, di ba? Tanongin natin yung sarili natin, ilang oras sa maghapon? So, yun na yung sagot kung bakit popular yung pag-vlog ngayon. So, next, types of vloggers. Ayan. So, mabilis lang itong ano natin, pero ano, I will do my best to explain kung ano yung ano niya, short description, mga ganun ba. So, types of vloggers. Daily vloggers, weekly vloggers, occasional vloggers. Daily vloggers, sila yung, from the word itself, sila yung araw-araw nag-upload ng videos in different platforms like Facebook or YouTube, di ba? So, popular YouTube, tsaka Facebook. So, araw-araw yun, nag-update sila about their ano daily activities. Tsaka usually, ito yung kanilang bread and butter, usually. Kasi, they have time to do vlogging everyday, di ba? So, ibig sabihin, mas yun yung binibigyan nila ng panahon. So, in short, yun yung kanilang pinagkakitaan. So, weekly vloggers, ito naman yung mga kung tawagin yung part-time vloggers. For example, tatrabaho sila during weekdays. Tapos, weekend, mag-upload sila ng isang content na kumbaga, nakompile nila yung mahalagang moments within that week.
kinumpile sa isang video din, i-upload nila. Diba? Yun yung mga weekly vloggers. At occasional vloggers, ito yung mga ano, na trip-trip lang, gusto lang nilang yung memories nila eh, instead na ilagay nila sa photo album, eh nilagay nila sa internet, di ba? Sa YouTube. For example, birthday ko, ganun, gusto ko i-vlog, after some time, para mapanood ko siya, di ba? In-upload ko ngayon sa YouTube. Tapos, after 2 months or 3 months, matenda ko ng concert, pero ang ng concert, bawal, di ba? So, example lang, matenda ko ng concert, binidyo ko yun, yung paborito kong banda, di ba? Tapos in-upload ko sa YouTube. So, for ano lang yun, kumbaga, para lang meron akong platform na pagtataguan ng file, parang ganon. Na anytime kung gustong panoorin, nandyan siya available. So, yun yung mga occasional vloggers. So, next slide, please. So, ayan, pag-usapan naman natin yung mga benefits ng pagbablog. So, una, healthy hobby. Di ba, magandang hobby yung ano? Relate ba yung mga YouTuber o YouTuber? Magandang hobby eh, kasi literally, healthy hobby ah. Literally, for example, ang iyong, like, lalo na kung outdoor vlogger ka, yun, nasa labas ka, ganyan, so active ka. Active yung lifestyle mo kasi nasa labas ka, ganyan, outdoor. So, more or less, na-exercise ka, ganun. So, emotional naman, may mga vlogger na, for example, they tend to express their emotions through vlogging. Yung isang taong down na down, halimbawa, mayroong emotional problem or anxiety, through vlogging niya, na-express yung sarili niya. In that way, gumagaan yung pakiramdam niya. Tapos, after some time, mababasa niya na daming comments na nagko-comfort sa kanya na kaya mo yan, you can do it, ganyan, ganyan. At maraming nagbibigay ng prayers dun sa comments. So, kumbaga, nagiging ano, nababago yung outlook niya. Tapos, na-improve yung ano, yung lifestyle, di ba? So, healthy hobby. Next is, kasunod doon yung building confidence. Kadugtong siya ng healthy hobby. So, maraming mga introverts na, yun nga, na-express nila emotion nila sa pagbablog. Sila yung mga ayaw, ano eh, yung mga introverts persons, ayaw nila ng social, ano, social interaction, social gatherings. Na-avoid nila yan, ibang mga tao. Pero, through vlogging, dahil lang isa lang naman sila, tapos with their camera, di ba, parang na-express nila doon, in some way, na-associate na nila yon sa ibang tao, kumbaga. Kaya ngayon, nag-improve yung kanilang ano, yung kanilang social, ano, tawag dito, social aspects, na-improve yun. Best example ko dyan, guys, si ano, si PewDiePie. Si PewDiePie, inano ko yung biography niya, dati siyang introvert person siya. Tapos, ano, basta gusto niya lang, mag-game lang, sa kwarto lang siya. Tapos, ayun, nagsimula siya mag-interact through vlogging sa mga audience niya. And then, now, tingnan natin kung ano na yung channel niya. 110 million subscribers, di ba? 110 million subscribers. Actually, isa siya sa pinakamalaking subscriber sa buong mundo na vlogger, ha? Hindi company. Kasi si T-Series, kung kilala si T-Series, si T-Series ang pinakamalaki. Nasa 170 plus million na siya. Pero kasi yung company yun eh, hindi siya vlogger. Company siya. Yung nagpo-post sila ng mga ano, Indian ano yun eh, Indian channel. Nagpo-post sila ng mga music at saka trailer, movie trailer ng Indian movies, gano'n. So, unlike PewDiePie, vlogger talaga siya na ito, harap camera, ganyan-ganyan, na sarili niya. So, kaya siya yung kinoconsider natin ngayon na pinakamalaking subscriber na vlogger. Hindi po, foreign po. Ayan. So, next. Ayan. Starting an online career. Yung isa sa, dun pa rin tayo sa benefits ha, ng vlogging. Starting an online career. So, sa pagbablog, alam ng karamihan or alam na rin ng lahat, usually kapag pumasok sa vlog, alam natin na mayroong monetary incentive, syempre. Diba? So, sa YouTube, pag na-reach may 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, so, meron ka na advertisement, diba? So, pasok ka na sa, ano, sa YouTube ano partnership program. So, monthly, makaka-receive ka na ng kita. So, ganun siya. Not only that,
pwede ka mag-inject ng iyong merchandise, di ba? Pwede ka mag-create ng merch sarili mo na minamarket mo rin through blogging, online din. Or kung meron kang online store, pwede mo rin siyang ma-promote doon, di ba? So, kumbaga, online career, yun talaga. Like ako, like si Mrs. Rabas, may tig-isa kaming channel. So, naka-focus na lang kami ngayon sa ano, sa pagbablog. Kasi nandyan yun yung career namin. Diyan namin nahanap yung sarili namin, kumbaga. So, next, making connections. Ito, paganda rin to. Isa sa gusto kong benefits ng vlogging, ng pagbablog. Sa vlogging, sa mundo ng vlogging, lalawak ang mundo mo eh. Lalawak siya. Kasi ang manunod sa'yo, different people from different walks of life, from different countries, di ba? From different regions dito sa Pilipinas, di ba? So, yung iba dyan, naka-interact mo sa Facebook, yung iba naka-interact mo sa comments, yung iba nakaka-meet mo dito mismo, yung mga taga dito, tapos nagiging kaibigan mo sila. Based on my personal experience, grabe, ang dami kong naging kaibigan na from different walks of life dito sa pagbablog. So, marami tayong na talagang naging malapit sa amin, na naging mga naging kumpare ko pa, di ba? Mga tipong ganun. So, in short, lalawak yung mundo natin sa pagbablog. Yun yung isang benefits ng vlog. Yun yung mga benefits ng vlogging. So, next slide, please. How to become a vlogger? So, dito na tayo sa medyo interesting at medyo informative talaga na ano na part, no? How to become a vlogger? So, ito yung ilan sa mga list, mga guidelines. Hindi naman, hindi ito yung ano, ha? Hindi ito yung Bible ng pag-vlog. Sa list ko is, follow your passion and decide on a theme of the vlog. So, dito sa DTI competition, meron na tayong tema. Diba? So, wala tayong choice. Hindi natin pwedeng sundin yung passion nyo. Kung ano yung gusto nyo, di ba? So, meron tayong specific na topic, specific na guidelines. Pero, sa totoong pagbablog, share ko sa inyo, kung ano yung gusto nyo, kung ano yung gusto nyo gawin, kung ano yung mga bagay na nakukuha nyo yung attention nyo, kung ano yung interest nyo, yun yung i-vlog ninyo. Bakit ka mo? Ganto yan. Pag nag-vlog ka ng bagay na hindi mo gusto dahil lang trending yon, for example, trending ngayon yung gantong bagay, nag-vlog ka about that, ganyan-ganyan. Nag-focus ka sa mga ganung klaseng content, pero hindi yun yung gusto ng puso mo. Hindi mo passion yon. Tapos, after some time, na-realize mo na hindi ka kumikita doon, napagod ka ngayon at baka nainis ka pa na sayang yung effort ko doon, ganyan-ganyan-ganyan. Wherein, kung binlog mo yung talagang interest mo, bawa, ang interest mo ay music. Yan, post ka ng post ng mga kumakanta ka na gano'n. At kung lalakad ka sa bundok, kung lalakad ka sa ibabo ng tubig, mga tipong gano'n. Hindi ka man kumita for some time, okay lang. Hindi ka nagsisisi sa'yo kasi hindi ka nagsisisi sa sarili mo dahil gusto mo yung ginawa mo. Diba? Hindi, in short, hindi ka mababurn out. Dahil masaya ka eh, masaya ka sa ginagawa mo. Whether bayaran ko or hindi, masaya ka sa ginagawa mo kasi yun yung passion mo. So, ganun siya. Yan yung number one na napayo ko talaga, na advice ko sa mga nag-start ng vlog. Follow your passion. Doon ka mag-focus kung ano yung gusto mong gawin. Diba? So, yun siya. Next. Based on that passion, diba? So, marami ng vloggers, syempre, na ganyan din. Mag-research ka ngayon ng mga vloggers, ng mga sikat, at i-identify mo kung bakit sila naging popular. Kung bakit sila popular, diba? Is it about their looks? Kung siya pogi, tayo hindi, ako hindi, wala na akong magagawa doon. Pero is it how they present themselves? Is it the way how he talks? Di ba? How he speak? Kung meron siyang mga ano ba? Meron kung anik-anik na sa editing, mga ganun. So kumbaga, hindi mo naman gagawing copycat, hindi mo naman siya kokopyahin ng todo-todo, pero at least, magkakaroon ka ng idea. Na pwede mo rin i-inject sa sarili mong videos. Diba? At from time to time, yung mga yan, yung mga sikat na vlogger, nagbibigayan sila ng advice. Diba? Yun yung mga ano, mga golden moment, diba? Nagbibigay sila ng advice sa mga viewers nila. So, pag yung mga nakuha mo yung mga advice na yun, so, malaking tulong yun para sa channel mo or para sa pagbablog mo. So, next. Ito, isa sa pinaka-importante rin.
invest in good quality cameras and equipment or devices needed for vlogging. Sino ba naman sa atin ang gustong manood ng video na halos hindi mo makilala yung mukha? Di ba? Pixelated. Ganun yun, ma'am, kanina yun. Yung ang resolution dapat mataas. Yun. Kung ang camera mo ay poor quality, hindi niya ma-achieve yung ganung klase ng resolution na required kanina. So, kumbaga, hindi man tayo mag-start sa napakamahal na camera or napakagarbong mga equipments at lightings, hindi naman yun nire-require. Basta lang, ikaw sa sarili mo, pag panood mo ng video mo, kaya mong sikmurain. Kaya mong sikmurain na ikaw mismo satisfied ka sa output. Diba? So, kasama na rin dyan yung audio. Yung audio, syempre, importante rin yun. So, ayan. So, kung talagang gusto natin karirin ang pagbablog, mag-invest tayo dyan. Ako, sa to lang, ang laki ng perang in-invest namin ni Mrs. sa pagbablog bago kami mag-start. Ayan. So, nag-ipong kasi kami sa abroad. Tapos, yung savings namin, portion of that, talagang bumili kami ng mga gamit. Ito, yan, para sa akin, ideal is GoPro. Dahil nasa outdoor kami eh. So, GoPro yung ginagamit namin. So, next. Ito na yun. Isang nadaanan din kanina na question, no? Find a suitable location for shooting. Natanong ni Sir kanina yun, eh, no? So, madadaanan natin ngayon. Sabi ko, madadaanan ko yun, mamaya. Find a suitable location for shooting. Ganito yan. Kung ano yung topic mo, dapat yung location mo related doon. Diba? Yung location mo related doon sa content mo. For example, ang content mo ay mukbang. Mukbang, nagmukbang ka. So, mukbang is kakain ka, di ba? Kakain ka ng marami. Iingitin mo yung mga viewers, gano'n ang mukbang eh. So, naisip mo, sige, sa labas ko kainin tong isang lamesang pagkain. Hindi ka aware na doon pala sa gilid mo, nandun yung basurahan nyo. May langaw-langaw na ganyan, di ba? Tapos may asong bubungkal-bungkal pa ng basurahan. Diba? Tapos ikaw nagmumukbang, so hindi kaya-aya. Hindi proper yung place mo. Or, another example, gusto ko i-vlog ngayon, for example, yung bike ko, bike check, bisikleta. Gusto ko biking, vlog. Tsaka ipapakita ko yung mga pyesa ng aking bike, yung mga, kung anong mga gear, ganyan. So, proper location, syempre, nasa outdoor ka, syempre, di ba? So, next, i-test drive mo yan, nasa kalsada ka. Yun yung proper location. Eh, ang pangit naman kung nireview mo yung bike mo, tapos ang sarap nito bike-an guys, tapos nasa loob ka lang pala ng kwarto mo, di ba, nasikip-sikip, di ba, hindi proper yung place. So, yun yung point, find a suitable location for shooting. Ayan. So, next, don't speak about insignificant topics just to prolong the video. Yan, for example, ito, di ba, binigay sa atin na requirements, 3 to 5 minutes. Minimum of 3 minutes, maximum of 5 minutes. So, medyo maiksi lang yan, kaya kaya niya. Pero halimbawa, nang naipakita mo lang isang minuto, paano ko kaya ito gagawing 3 minuto? Kaya ano na lang sinabi mo, kaya pinahaba mo lang yung mga eksena, di ba? Which magiging boring na. So, kumbaga, another example. Balikan natin yung pag-bike, stick tayo doon. Sige, bike check. Ayan. I-explain mo, ito yung ganito yung sprocket ko, ganito yung shock ko, ganito mamahali niya, ganyan. Ay dahil gusto mong ma 10 minutes yung video mo, kwento ka na lang about ng high school love life mo, yung first love mo, di ba? Kinuwento mo na, tapos bigla kang nang jump, kagabi ang pagkain ko, cake, ang tamis, sarap. Hindi related doon sa bike, di ba? So, another example, wala ka nang sinabi, hindi ka nga nagsalita, pero naging boring yung eksena dahil masyado mong pinahaba yung moment. For example, nag-demo ako how to cook adobo. So, yung ibang adobo hindi ginigisa, di ba? Pero ako, ginisa ko. Ang target video ko, 10 minutes. Ayan. Nagisa ako ng bawang, sibuyas, luya. Alam, 5 minutes na, gagisa pa rin ako. Nagigisa ko pa rin. So, in short, naging boring na yung video. Yun yung point, di ba? Don't speak about significant topics or huwag mong i-prolong yung mga moment na hindi naman dapat. Yung mga ganun, nag-isa, 2 to 3 seconds lang, enough na yun. Yung mga ganun, di ba? So, yung transition, diyan napapasok yung transition ng bawat videos. Mas marami eksenang nakita, mas okay yun, mas maganda. At mas marami angle. So, next, last but not the least, ito yan. Be yourself in front of the camera. Yeah, be yourself. Lalo na kung gusto mong pasukin career talaga ang pagbablog. Dapat natural ka lang.
kung ano lang, kung ano ikaw, kung ano yung ugali mo, yun ka lang talaga. Huwag kang mag-pretend na ganito ka, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, di ba, hindi mo kayang panindigan yun for the rest of your vlogging career. Kasi malalaman at malalaman ng viewers mo na nagpe-pretend ka lang. Di ba? So kung nagpakatotoo ka sa sarili mo in front ng camera at minahal ka nila doon, tapos nagkaroon ka ng mga solid na viewers, dahil sa pagpapakita mo ng totoong ikaw, 2 thumbs up, ayos yun, di ba? Now, next. So ayan, so bigyan ko naman kayo ng mga ano, ng mga technical vlogging tips. Ayan, sa technical na tayo. So number one, catchy title. So kailangan yung title natin, ano? Tawag dito, may recall. Tapos may ano, may diin. May ano mo yun? Title pala, may impact na kaagad. Yung tipo may story, title pala may story na kaagad. Malalaman nila kung ano yung expect nila doon sa ano, sa video. Or minsan, merong yung title mo mag-iwan sa kanila ng tanong. Bakit kaya parang ganoon? Bakit kaya? Anong nangyari ganoon? So, in short, papanoorin nila 'yon video. Kasi gusto nila masagot yung tanong nila sa isip nila eh. 'Di ba? Ganun yung sa title. Next, enticing thumbnail. 'Di ba? Ang unang-unang bubungad sa atin pag nag-browse tayo ng ano ng cellphone natin, hindi naman title eh, 'di ba? Kung hindi thumbnail. Saan ba tayo unang na-attract? 'Di ba sa thumbnail? 'Di ba? So, nag-browse-browse tayo na ganyan. Uy. Nakot yung attention mo ni isang thumbnail. Kinilik mo ngayon. 'Di ba? So, enticing meaning attractive thumbnail. Hindi naman kailangan masyadong makulurete na ano. Kumbaga, may dating. Like for example, bigyan ko ng example. Ito, thumbnail to ng isang vlog, si Nick Mimin, di ba? Ito yung ano ko eh, ito yung online mentor ko about YouTube na hindi niya alam. Yan, sa kanya ako nag-aaral ng YouTube sa mga tutorials niya. Yan, i-suggest, check niyo yan guys, si Nick Mimin. Yan. So, tingnan nyo, sa thumbnail niya pa lang, it's merienda time. Kahit pala dito, it's merienda time, you know? Unat-unat muna kung nahawit na kayo, ha? Bukas uli. Bukas uli, no? May Jollibee, eh. Gusto nyo bang kumain habang nag-aaral tayo? So, okay. Mag-sample tayo ng thumbnails, no? Ito, thumbnail to ng actual vlog talaga. Kinuha ko lang, no? Para maipakita natin dito. From that thumbnail, makikita nyo na kagad kung ano yung nilalaman ng kanyang content, di ba? Pro tips for new YouTubers. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng tips dun sa video niya. Tapos makikita niyo na video niya yun. Kasi yan siya, di ba? Tapos yung combination niya ng kulay, ang ganda, di ba? Tsaka yung pagkaka-edit, pagkakabalad niya, ang ganda. Next, another example, ito. Actual thumbnail din ito ng, ano, ng isang vlog. Ano naman to? Health vlog naman to. So yun, sige. Pwede tayong, ano, pwede tayong kumain habang ano naiginig. Pero yung focus niyo dito, ah, kapapain niyo lang yung pagkain na ganyan, ah, kapapain niyo lang. So okay, balik tayo dito. Kung makikita niyo to sa actual thumbnail na ang interest niyo ay exercise, bodybuilding, di ba? Makapaklik talaga kayo eh, di ba? Oh, meron siyang nilagay doon na 34 back home exercise. Ibig sabihin, alam mo na yung content niya ay magbibigay siya ng 34 na tips na home exercise na pagpapalaki ng likod. Diba? So ganun, thumbnail pa lang, meron ng story. Makikita nyo kagad yung nilalaman, may idea na kayo, kumbaga. So, next slide please. Ito, another example. Diba? Ito, example naman ng catch and cook na vlog. So, merong isang lalaki na may tato, nakagaya nito. Nakagaya nito. So, merong isang lalaki na may tato, na tabi ko sama yung may tato, eh, no? Na may hawak na lambat, tapos merong nilulutong talangka, tapos nakalagay talaga kachinko. So sa thumbnail pa lang, alam mo na kung ano yung ano, kung ano yung magiging story ng video. Tapos gumamit din siya ng ano ng striking colors para ano kaagad sa mata pag browse na ganyan. Uy, ano kaagad, di ba? So ganoon siya. Next, pero try naman natin magpakita ng isang thumbnail nang wala kahit ano, walang wordings, walang font. Walang caption, tingnan natin. Pero dapat, nagpapakita pa rin ng story. Doon tayo ha, nagpapakita pa rin ng idea kung ano yung laman ng video. Another example.
Ayan, di ba? Walang caption. Pero may isang lalaki na nakasuit ng pang-spear fishing na hindi kita yung tattoo niya, na gantong klase yung tattoo na yun. Na may spear gun, may hawak na isda, na may butas pa, di ba? Tapos nasa dagat siya. So alam mo na kagad na ang content na yon ay spear fishing. About spear, kahit hindi mo tingnan yung title. Tama? Yes. Alam mo na kagad na yan ay spear fishing vlog. Di ba? So ganito yan. So focus tayo kay YouTube, no? Si YouTube kasi, pag hindi ka gumawa ng customized na, ito yung tanong ni Ma'am kanina, na customized na thumbnail, magbibigay siya ng tatlo or apat na suggestion na vlog, na thumbnail. Mag-screen capture lang siya, mag-screenshot siya kung saan man dun parte sa video. For example, ang natapat eh yung ano, syempre vlogging, kung saan ka nag-video, di ba? For example, spear fishing tayo ha, natapat na ganyan sa ano, sa tubig, eh uminom ako that time, yun yung na-capture. Yun yung napunta sa thumbnail mo, suggested thumbnail. Tapos ang title mo, spear fishing. Tapos ang laman, yung ikaw humawak ng bote ng ano, ng tubig, na kumukuha ng tubig, di ba? So walang connection. So kaya much better na magawa tayo ng tawag dito, customized na thumbnail kapag nagbo-vlog tayo. So next slide please.